Ecclesiasticus chapter 8. Huwag kang makikipagtalo sa isang makapangyarihang tao. Baka mahulog ka sa kanyang mga kamay. Huwag kang makipag-alitan sa isang mayaman. Baka ikaw ay kanyang apiin. Sapagkat ang ginto ay sumisira ng marami at nagpaligaw ng mga puso ng mga hari. Huwag kang makipagtalo sa taong puno ng dila at huwag kang magbunton ng kahoy sa kanyang apoy. Huwag kang makipagbiroan sa taong bastos, baka mapahiya ang iyong mga ninuno. Huwag mong pagalitan ang isang tao na tumalikod sa kasalanan, ngunit alalahanin na tayong lahat ay karapat-dapat sa kaparusahan. Huwag mong hamakin ang isang tao sa kanyang katandaan, sapagkat ang ilan sa atin ay tumatanda na. Huwag kang magalak sa pagkamatay ng iyong pinakamalaking kaaway, ngunit alalahanin na tayong lahat ay mamamatay. Huwag mong hamakin ang salita ng pantas, kundi kilalanin mo ang kanilang mga kawikaan, sapagkat sa kanila ka matututo ng turo at kung paano maglingkod sa mga dakilang tao na may kagaanan. Huwag mong palangpasin ang pananalita ng matatanda, sapagkat sila rin ay natuto sa kanilang mga ama, at sa kanila ay matututo ka ng pagkaunawa at upang magbigay ng sagot ayon sa pangangailangan. Huwag mong sindihan ang mga baga ng makasalanan, baka ikaw ay masunog ng ningas ng kanyang apoy. Huwag kang bumangon sa galit sa harapan ng taong nananakit, baka siya'y mag-abang upang mahuli ka sa iyong mga salita. Huwag kang magpahiram sa kanya na higit na makapangyarihan kaysa sa iyo, sapagkat kung ikaw ay magpapahiram sa kanya, ituring mo na ito na nawala. Huwag kang maging panatag na higit sa iyong kapangyarihan, sapagkat kung ikaw ay mananagot, siguraduhin mong magbayad. Huwag humarap sa batas kasama ang isang hukom, sapagkat hahatulan nila siya ayon sa kanyang karangalan. Huwag kang maglakbay sa daan na kasama ng magalitin na tao, baka siya ay maging pabigat sa iyo, sapagkat gagawa siya ng ayon sa kanyang sariling kalooban, at ikaw ay mamamatay ng kasama niya sa kanyang kamangmangan. Huwag kang makikipagtalo sa taong galit, at huwag kang sumama sa kanya sa isang dakong nag-iisa, sapagkat ang dugo ay walang anuman sa kanyang paningin, at kung saan walang tulong, ibabagsak kanya. Huwag kang sumangguni sa mangmang, sapagkat hindi siya makapanatili ng payo. Huwag kang gagawa ng lihim na bagay sa harap ng dayuhan, sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang kanyang ilalabas. Huwag mong buksan ang iyong puso sa bawat tao, baka siya ay gumanti sa iyo ng isang tusong pagliko.